celebrating the year of Saint Joseph. Welcome back to our channel. For those who haven't subscribed yet, please hit that subscribe button and click the notification bell. Please stick around and continue watching until the end. You might just miss our question of the day. So in today's episode, we're going to visit the Shrine of Saint Joseph in Cubao, Quezon City. Ngayon po tayo ay nasa ikalawang simbahan na po ng ating bisita iglesia para sa taong 2021 dito po sa St. Joseph Shrine sa Diocese of Cubao. Para sa ating pagninilay, yan yung magbigay ako ng isang maiksing kwento. Minsan po ako'y nanood ng isang dula tungkol sa isang baryo o bayan ng mga Hudyo sa isang bundok at lahat sila doon ay mahihirap. At ang tanong ng mga Hudyo sa kanilang rabbi ay, "Rabbi, bakit ba tayo mahirap? Hindi ba tayo gusto ng Diyos? May ginawa ba tayong masama?" At ang sabi ng rabbi sa kanila ay, "Bakit? Masama bang maging mahirap? Ang pagiging mahirap ay isang grasya, ay isang biyaya. Ang kayamanan nga ay isang sumpa. Sumpa mula sa Diyos," sabi niya. Sabi tuloy ng isa niyang kasama sa bayan, "Nakuho, sana isumpa na lang ako ng Diyos." Ganun man ang naging reaction nila, siguro nakaka-relate tayong lahat. Kasi palagi nating iniisip, sana yumaman naman ako, sana ma-bless naman ako sa aking buhay, sa aking trabaho, sa aking livelihood. Pero kung titingnan natin ang buhay ni San Jose, siguro doon tayo makakakita ng halimbawa kung paanong ang kahirapan ay pwede rin maging isang daan para sa grasya at biyaya ng Diyos. Si Jose ay mahirap. Nakita naman natin kung paanong ipinanganak si Jesus sa isang sabsaban. Hindi man lang nahanapan ni Jose ng maayos at tutuluyan ng kanyang mag-anak. At nung si Jesus ay ipinresent sa temple, nakita rin natin na ang pinili nilang offering o sacrifice ay dalawang turtle doves. Ito po ang pinaka-affordable, kumbaga, sa mga pwedeng i-offer sa temple noong mga panahong iyon. Kaya totoo, lumaking mahirap si Jesus. Pero masasabi ba natin na kawawa sina Jose at ang kanyang pamilya? Hindi rin po. Dahil sila ay may payak na pamumuhay, madaling nailikas ni Jose ang kanyang pamilya para mailigtas sila sa kapahamakan papuntang Ehipto. Dahil payak ang kanilang pamumuhay at ang kanilang espiritu, they were poor in spirit. They were able to follow the Lord more readily, more immediately and instantly. Dahil nga sila ay humble. At dahil payak si Jose, mas naibibigay niya selflessly ang kanyang sarili para sa kanyang pamilya. Kaya kahit hindi man sila umaapaw sa yaman, umaapaw naman ang pag-ibig sa kanilang bahay, sa kanilang pamilya. Hindi ba't ito ang naging magandang pagpapalaki para kay Jesus? Dahil siya ay lumaki sa isang payak na bahay, madali niya na paintindi ang kanyang gospel, ang kanyang mensahe sa mas maraming tao. At mas naging bukas siya sa iba't ibang uri ng tao na kanyang makikilala. At gayon din, naging kasama niya sa kanyang misyon ang iba't ibang uri ng tao. This is not to romanticize poverty. Every one of us deserves to live with dignity and material security. At dapat bilang mga Katoliko, tayo ay lumalaban para magkaroon ng dignidad ang pamumuhay ng bawat tao, lalo na yung mga nasa laylayan ng lipunan. Pero siguro, maaari din nating makita ang kahirapan bilang isang daan ng grasya at biyaya ng may kapal. Na siguro, we are richer than we can ever imagine because there are things around us
that we can still be thankful for no matter what we are, no matter where we are. Let us pray. O most blessed patriarch, glorious Saint Joseph, who was chosen to be the foster father of the Word made flesh, your sorrow at seeing the child Jesus born in such poverty was suddenly changed into heavenly exaltation when you did hear the angelic hymn and beheld the glories of that resplendent night. By this sorrow and this joy, we implore you to obtain for us the grace to pass over from life's pathway to hear the angelic songs of praise and to rejoice in the shining splendor of celestial glory. Saint Joseph, pray for us. Join me in this 7-episode series featuring Saint Joseph, patron of the Universal Church, as we present to you excerpts from the virtual Visita Iglesia, originally produced by the Society of St. Paul, aired on Holy Thursday, 2021. I hope that these small chunks will give you a better chance of digesting Papa Joseph's virtues as we go around different churches in Metro Manila dedicated in his honor. Happy Father's Day! For our question of the day, which church was featured in this episode? Please comment down below.